Di ba? Ganun din naman eh. Dito kay Bongbong eh. Kasi si Bongbong, wala naman sasandalan yan eh. Oh, saan siya kukuha ng proteksyon niya? Di ba? Sino makikipag-negosyo sa kanya? Sinong mga bansa ang makikipag-usap sa kanila para sa kalakalan? Eh baka lahat ng negosyo rito, kung meron man, eh bawiin na ng mga foreign investor, di ba? O ano-ano mga bansa yan? Alam nyo na yan eh. Japan, Amerika, Australia, Europe. O, saan ka makikipag-negosyo? Sa China na wala nang makain? Ha? Mga kaibigan? Wala nang makain yan eh. Maubos na yan. Mga kaibigan, kaya tayo pinag-iinitan niya na manakaw, mga kaibigan, dahil nandi dito, nakasalalay. Pwede nilang pagkakitaan itong Pilipinas, di ba? Yung pagkamkam sa ating bansa. Oh, para nakawin kung ano man meron tayo, pahirapan tayo. Tingnan ninyo, ito namang malampaya. Kita ninyo, nakuha lang ng incheck, mga kaibigan. Ano ginawa? Oh, na-shutdown yung ano, sinyatdown nila yung malampaya at tinuturo ng Meralco na kaya raw magmamahal ang magmamahal ang singil ngayong Nobyembre ng kuryente eh dahil daw sa shutdown ng malampaya. Oh, mga kaibigan, edi hawak na tayo eh. Hindi ba? Yan ang napakalaking krimen niya na. Yung ginawa nilang yan, yung ibenta sa Kwan, sa China, yung share ng Shell at saka ng Chevron. Di ba? Imbes na kinuha ng gobyerno. Sabi ko nga sa inyo, eh, hindi naman natin kailangang mabahala kung nagtataasan ang halaga ng produktong petrolyo sa buong mundo. Di ba? Hindi natin sana problema yan. Kung yung malampaya natural gas na yan, mga kaibigan, ay hindi ninanakaw ng mga nasa gobyerno. Sino ba kumita dyan? Sila lang ang kumita dyan eh. Sina Gloria. Nagsimula kay Gloria. Ha? Mga kaibigan. Oh, sipin ninyo yung Chevron tsaka yung Shell. Ibinenta na nila yung kanilang share na tigpo 45%, di ba? Na share, 90% yun. Ang gobyerno, 10% lang. Bakit sila napilitang ibenta yan? Talagang ang purpose ay ibigay in a silver platter sa China, yaan pong malampaya, sa pamamagitan nitong Dennis Uy na may-ari ng Udena. Na ang may isa pang kumpanya eh, na siya rin na may-ari, ang capitalization, sipin ninyo ang puhunan ng kumpanya, $100. Na ngayon ay simula nung mapasakamay nila yung malampaya, kumikita ngayon sila ng 2.3 million dollars a day. Namumulot ng pera, mga kaibigan. Kaya yan ang dapat nating ikatakot. Ha? Tayo pong mga mamamayan ay sasakupin ng komunistang China. At pag nasakop tayo, nakita ninyo ang ginagawa ngayon, di ba? Hindi pa nga sila nakakapag-take over kasi hindi na nila pahihintulutan na kapag nanalo itong mga kandidato nila, hindi na nila pahihintulutan na mapurnada pa yung mga ipinagtatayo nilang negosyo nila rito, yung mga pogo, di ba? Mga building, di ba? Para sa kanila yun eh. Mga kaibigan eh. Yung West Philippine Sea, lalo na, hindi na nila bibitiwan yan. Ang talagang magsasalba lang sa atin, sa eleksyong ito ay walang iba kung hindi si Vice President Lenny Robredo na nagsabi
nung siya'y tanungin tungkol sa, sa West Philippine Sea, ang sabi niya, alay niya West Philippine Sea, pwede lamang kami mag-usap ng China kapag kanilang kinilala yung arbitral ruling sa The Hague na pabor sa interes ng Pilipinas na nagsasabing ang West Philippine Sea ay sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Tayo ang may-ari na kinikilala ng buong mundo, mga kaibigan, maliban sa China. At hindi lang yon, ang sabi niya, ay kinakailangang isang tabi rin nila yung sinasabi nilang nine dash line. Sila lang ang umimbento nun eh, mga kaibigan eh. Hindi kasama sa lahat ng mapang ginawa ng sa mundo, simula pa nung panahon nila Magellan na napasama Pilipinas sa mapa ng mundo, abay mga kaibigan, wala namang nagsasabing merong ano yan, sa China yan eh. Ha? Lahat yan ay sa Pilipinas yan. Kaya nga nung unang panahon na wala pang pangalan ng Pilipinas, ay tinatawag tayong ano eh, mga pulunan dagat, di ba? Oh, mga kaibigan. At nung nagkaroon ng pangalan, tinawag pa rin tayong mga pulo. Sapagkat tayo ang may pinakamaraming island sa buong mundo. Kaya ang tawag sa atin nung una ay Philippine Island. Island, di ba? Mga kaibigan. O eh, Sus Mar Joseph, yan ang mangyayari sa atin. Kita ninyo ngayon, dapat eh, hindi tayo apektado ng mga krisis, katulad ng pagtaas ng halaga ng mga produktong petrolyo. Hindi pa nga tayo nakakabangon eh. Ni simula, wala pa tayo eh. Di ba? Dahil sa sinapit natin dito sa pandemya. Mabuti yung ibang bansa, nakapagsimula na sila eh. Ang Thailand lang, naunang nagsimula yan eh. Di ba? Dito sa Southeast Asian countries eh. Nauna sila sa atin eh. Oh, binuksan nila kaagad ang ekonomiya nila dahil may programa sila. Hindi ba? Dito wala eh. Isuma total mo, walang ginawa tong gobyernong ito. Nung una pa nga lang, tinatanong ko na eh. Mga isa, mahigit isang taon na sila. Sabi ko, ano bang gobyerno ito? Bakit parang hindi umuusad? Bakit parang hindi gumagana yung mga ahensya ng gobyerno? Ang lagi nagsasalita, si Digong nyo. Kung walang sasabihin, wala rin gagawin itong mga nasa gobyerno. Sana man lang, wala palang kakayahan itong si Digong nyo, mga kaibigan. Eh sana man lang, ang ginawa na lang nila, siguro eh, naging matinupa ang takbo ng gobyerno sa panahon nila kung nag-as is where is na lang sila. Ano ibig natin sabihin? Kung paano pinatakbo ng iba ng nakaraan, gano'n na lang. Wala na silang binago, di ba? O, safe pa sila, hindi ba? Eh, wala eh. Ginulo tayo eh. Bakit? Eh, merong ano eh, may mga masamang binabalak. Isa na nga, yung pagnanakaw at dahil sila'y magnanakaw, kailangan nilang proteksyonan ng sarili nila, kailangan nila magtagal sa pwesto. Hindi na sila aalis sa pwesto. Yun ang pakay nila eh, mga kaibigan eh. Oh, inaway lahat yung mga bansa hanggang sa nasukul siya, hindi naman niya kailangan gawing awayin yung mga bansa, wala namang pagtatalo, wala namang inaatraso sila sa atin. Di ba? Hindi naman siya inaatraso ng ibang bansa. Akalain mong pagmumurahin niya lahat yan? Simulan mo sa Amerika. Ano nangyari? Mga kaibigan, nasira ang ating relasyon. Sinira nila. Para lang makapagpasiklab sa China. Para ipakita, makapagpakita ng loyalty sa China. Di ba? O, ganun din naman itong mga gagong nasa paligid niyan lahat ng yan eh. Di ba?
yung pinapakita nila ay yung mga pagdepensa, di ba, sa mga mali niyang ginagawa. Ano tawag mo ron? Pagpapakita nila ng katapatan. Di ba? Lalo si Roque, hindi naman niya kasama dati yan. Kaya kung makalolipop ngayon, ganun na lang. Di ba? Kung makahimod sa tumbong eh, mga kaibigan eh. Ah, mag-aaway-away pa yan eh. Ako na hihimod, di ba? Pag may ibang hihimod, ayaw nila nun. Di ba? Magagalit pa yan. Oh, bakit? Para makapagpakita ng katapatan. Kasi nung tumatakbo si Digong nyo na presidente, sa press conference eh, tinanong si Roque, di ba? Tungkol kay Digong nyo. Oh, ano sabi niya? Huwag nyo iboboto yan. Mas murderer yan. Di ba? Siya nagsabi nun eh. Hindi naman tayo eh. Mga kaibigan, tayo ba nagsabi nun? Siya nagsabi nun. Eh, bueno. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Oh, eh sabi nga nung unang panahon, ha, sabi nitong si Caligula, ha, ito'y naging emperador ng Italy. Ano sabi ni Caligula nung kanyang imperyo? Let the people be entertained. Hayaan nating ma-entertain ang mga tao. So that they may forget. Ha? Para anya makalimutan nila. Ang alin? The poverty and misery. Oh, mga kaibigan. Iyan eh. Iyan ang ginagawa nila ngayon, circus. Oh, nangyari na 'yan sa unang panahon. Mga kaibigan, at yan naging ugali na ng mga humahawak sa puder ng kapangyarihan. Lalo na kung diktador. Tapos magagalit kayo kay Noynoy, kay Presidente Cory. Bae, sabihin na natin, hindi naman sila perfecto. Wala naman perfecto sa mundong ito eh, di ba? Kundi si Mampekto. Oh, mga kaibigan. Pero tandaan ninyo, si Lacori, si Noynoy Aquino, hindi ginawa ang ginawa ng mga Marcos at nitong si Duterte. Ano yun? Yung talagang pinagpipilitang makapaglambitin sa pwesto. Si Noynoy, bago matapos, hanggang sa matapos, ni sa hinagap. Well, hindi mo nakitang wala siyang intensyon na bumaba sa pwesto. Yan, tinangkari ni Gloria yan eh. Bababa, pero ang gusto niya, protektado siya. Hindi siya pananagutin sa batas. Yun ang gusto niyang mangyari, mga kaibigan. So, si Mrs. Cory Aquino, ganun din. Hindi mo nakitaan na pinagtangkaan niya na ang gobyerno ay pagsamantalahan nila, ha, habang buhay. Huwag na silang umalis sa pwesto. Hindi nila ginawa yun. Yung ginawa nito, hindi ginawa nun. Tapos kumakapanlait kayo dun sa mga tao, mga kaibigan. Etong nanlalait ba, bali ba, eh sila gumagawa nun eh. Baliktad eh. Oh, sipin ninyo. Magnanakaw raw, sinungaling. Eh lahat yun, pareho yun. Mga kaibigan, dapat eh magsalamin si Digong nyo eh, di ba? Oh. Parang kausap niya yung sarili niya eh. Mga kaibigan, panoorin muna natin at pakinggan si Vice President Lenny Robredo sa kanyang maikling mensahe. Ngayon, anong bang takot mo?
gutom, walang trabaho, COVID, pero bukas pa ang bukas. Panahon ng pumiling muli. Ang dapat piliin, walang bahid ng korupsyon. Ibibigay ng buong-buo ang dapat sa'yo. Dahil mahal ka. Ako si Lenny Robredo, at araw-araw, pinipili kita. Ang dami nilang sinasabi sa akin. Puro daw ako expose, investigasyon, reklamo sa gobyerno. Mas mabuti raw kung nakikipagtulungan na lang ako. Kaya may time na naisip ko din, tama ba sila? Dapat ko bang itigil yung ginagawa ko? Siyempre, pag batikos doon, batikos dito, mapapaisip ka, bakit ko nga ba ginagawa ito? Pero, kung walang lalaban sa katiwalaan sa gobyerno, walang magre-reklamo, walang mag-expose ng mga korupt na opisyal, ano mangyari sa ating bayan? Doon ko na tinanggap na maraming magagalit sa akin. Maraming patuloy na babatikos, pero hayaan ko na lang sila. Ang mahalaga, ginagampanan ko ang aking tungkulin. Natutuwa nga akong makita na mas marami na tayo, lalo na ang mga kabataan, ang mulat sa katotohanan, nagre-reklamo, lumalaban sa katiwalian. Dahil dito, hindi ako nawawala ng pag-asa na parating na ang pagbabago. At pag nangyari yun, finally, pwede ko na sabihin, mission accomplished. Hanggang kung anong oras po tayo matatapos. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Julian Ongpin! Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit mang iyong wakas dito sa bayan ko.